Sa video na ito, i-share ko sa inyo how to overlay a video using InShot. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, yung sa ganun ay may share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga video tutorial ako guys, how to make personalized subscribe button using InShot, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail using CapCut, paano ba gumawa ng YouTube intro using InShot, paano ba gumawa ng YouTube outro using CapCut, paano ba gamitin ang Tubebuddy para makatulong sa mabilis na paglago ng iyong mga YouTube channel, saan ba kukuha ng mga music na hindi kayo makaka-copyright, at marami pang iba guys na chat na makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Ang topic natin for today guys, i-share ko sa inyo how to overlay a video or a picture para sa inyong mga YouTube videos. So, ang gamit natin dito is InShot. Kaya kapag gusto nyo malaman how to overlay video using InShot, keep on watching. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo how to overlay a videos or photos para sa inyong mga YouTube videos using InShot. So, una natin gagawin guys, kung hindi nyo pa na-install ang InShot na apps, punta lang kayo sa Play Store. So, ang InShot guys is napakagandang apps. So, ito yung ginagamit ko sa pag-edit ng aking mga videos since na nag-start ako ng pag-vlog. Kasi napakadali niyang gamitin at nandito na rin lahat. So, ito yung itsura niya guys. So, kapag hindi nyo pa na-install, sa inyong mga mobile ang InShot, i-install nyo muna. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko is Android. So, ito yung itsura niya guys. So, kapag na-install nyo na, exit na tayo dito. Then, punta na tayo sa InShot na ito na yung na-install natin. Itong app. So, click natin yan. Then, kapag na-click natin ang InShot, ito yung lalabas. So, meron siyang video guys, meron siyang photo, meron siyang collage. So, dahil mag-overlay tayo ng video, so, i-click natin ang video. So, dapat may mga naka-ready na kayong video na gusto nyong lagyan ng overlay sa inyong mobile. So, nakikita nyo, plus. So, click nyo lang yan. And then, mapupunta tayo sa ating album. Merong video, merong photos. So, dahil video tayo, dito tayo sa video. So, pupili lang tayo ng video na lagyan natin ng overlay. So, bawa ito yung sa aking video. So, click nyo lang yan. Then, dito sa baba, mayroong green check. Check nyo lang. So, andito lang tayo sa loob ng InShot. So, ayan. So, check nyo lang. So, make sure guys na nakapunta tayo sa canvas. Make sure na naka 16 by 9 yung ating video YouTube size. Ayan. Meron din siyang pang TikTok. Ayan. Pang Instagram. So, depende sa inyo. So, dito tayo sa YouTube dahil YouTube tayo. So, ayan. So, ipi-play natin. Ayan. Then, check. So, halimbawa guys, kung gusto nyo mag-overlay, ng video, halimbawa. So, hanapin lang natin ang, so nakikita nyo, music, sticker, text, filter, then itong PIP. So, PIP ito yung kung sa CapCut is overlay, dito sa InShot is PIP. So, click nyo lang yan.
Then, magpupunta tayo dito guys sa ating gallery uli. So, depende sa inyo kung ano yung i-overlay nyo. So, halimbawa video. So, halimbawa lang ito guys. Halimbawa ito. Ayan. So, ayan, diba? Pwede siyang ma-move. Nakikita nyo guys. Ayan, pwede siyang ma-move. Dito ba nyo ilagay? Dito. Sa baba. So, ayan, na-move siya. Ayan. Dito, dito. So, halimbawa dito. Pwede nyo siyang palakihan. Wait lang guys. So, i-click nyo lang to. Ayan. So, pwede siyang palakihan. Ayan. Then, halimbawa kung gusto nyo yung ano, kung gusto nyo yung masyadong mahaba yung overlay nyo, so, pwede nyo siyang split, guys. Nakikita nyo split. So, click nyo lang itong overlay na video, then delete. So, ayan, diba nawala na yung karugtong nung overlay. So, ayan, maikli na lang yung natira, guys. So, ayan, nakikita nyo. So, check nyo yan. Then, pag gusto nyo ulit mag-overlay, bawa dito banda. So, click nyo lang itong PIP uli. Halimbawa, photos naman guys. So, click nyo ito, PIP blue. So, halimbawa, photo yung gusto nyo i-overlay. So, maghanap lang kayo dyan. So, depende sa inyo guys. Kung ano yung photo na gusto nyo i-overlay. So, halimbawa lang ito guys. Halimbawa ito. Ayan, then, check nyo lang. So, ito na yun. Yung ating na-overlay. Ayan. So, pwede siyang i-move. Pwede siyang paliitan. Pwede siyang palakihan. Kung gusto nyo malaki na kasing ano ng screen nyo. So, ayan. Gamit ang ating dalawang delivery. Ayan. Ayan. Diba? Kung gusto nyo maliit, paliitan lang siya. Ayan. So, ayan. Maliit siya yan. So, pwede siyang ma-move. Dito, babanda nyo ilagay. Nakikita nyo ba guys? Ayan, dito yung babanda ilagay. Kasi dito, so dito dapat kasi dito may space, di ba? Ayan, dito may space banda. So, yan. So, kung gusto nyo mag-overlay dito ng dito rin siya, same lang din. So, click nyo ulit. Check nyo lang to. Check nyo lang yan. Then, click nyo ulit ang PIP. Then, PIP. So, halimbawa, ito naman, yan. Then, so ito na siya guys. So, palitan lang natin. Yan. So, dito siya banda. Ayan, diba? So, napakadali lang mag-overlay. So, kapag pwede lang mag-overlay sa CapCut dito, pwede rin sa InShot. So, dati hindi ko alam guys na pwede rin pala mag-overlay sa InShot. So, yan. Play natin para makita nyo yung ating na-overlay. So, super dali lang siya guys. So, kapag mag-overlay ulit kayo, click nyo ng PIP. Halimbawa, video naman ulit. So, maghanap tayo dito ng ibang video. So, click nyo itong video. Click yung video. Then, hanap tayo dito yung about sa travel. So, kasi yung nakasave dito na video ko is kunti lang guys. Kasi sa akong phone. Hanap lang tayo dito. So, ito. Ayan. Then, mamumove siya. Nakita nyo ba guys? Ayan. So, namumove naman siya guys. Ayan. Ayan. So, kapag ano, kapag masyadong mahaba yung overlay nyo, so, pwede nyo naman siyang split. Ayan. So, click nyo lang to. Namumove siya itong video na itong overlay. Then, nakikita nyo split. Split. Then, nahati na siya. So, nahati na siya guys. Then, delete. So, na-delete na yun, diba? So, play natin. Ayan. See? So, super dali lang mag-overlay ng videos at saka photos. Ayan. So, play natin ulit. So, kayo lang bahala guys kung ano bang i-overlay nyo, saan ba banda yung gusto i-overlay. Ayan, super dali lang.
Ayan. So, diba? So, kapag okay na kay lahat, naka-overlay na kayo, na-edit nyo na yung mga mga videos nyo, nalagyan nyo na ng background music. So, kapag hindi nyo pala kung paano mag-edit ng videos, guys, step by step using InShot or CapCut, mayroon ako mga tutorial nito, guys. I-check nyo lang sa description sa baba or sa akin tutorial playlist. Mayroon ako mga tutorial kung paano gumawa ng mga thumbnail, mga intro, outro using InShot at saka CapCut. So, ilagay ko yung mga links sa baba sa description or i-check nyo sa aking tutorial playlist. So, dapat i-double check nyo kung okay na yan. Then, kung okay na lahat-lahat, then isi-save nyo na. Isi-save na natin. So, paano ba ito ma-save? So, click nyo na itong save, guys. Yan. Then, save. So, automatic na yan ang masi-save sa inyong mga gallery. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung meron kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!